President Vic Mayon Madriaga, may buntag. Vic, welcome sa Arangala. May buntag o may buntag sa mga televiewers sa Arangala. Vic, as mag-founder lang, isa ba ang ginahimo sa mga CBO vloggers? Okay, ang CBO vloggers, ang vision is to promote Cagayan de Oro. In general, ang vlogger is to share some experiences online. So, wanna make a dear diary online. How many members do you have? We have 30 to 40 members. So each day you are individually na may own na blog? Yes, nami own na blog. So nami personal na blog. O nasa may Cagayan de Oro na niche na blog or mga topics or about Cagayan de Oro. So aside sa blogging, Vic, kung sa may ginahimo sa video bloggers, wala ba may program, mga proyekto na makatabang sa ating people? Nagyan po yung mga proyekto, gamami yung mga blogging 101 workshop to encourage everyone or to educate everyone about blogging. Og mga causes, we also partner with a few establishments of mga organizations. Vic, kung sa reaction na ito, Vic, kabahin ni anti-cyber crime law? It's okay. Actually, the law is okay except that kadong light down na part, o kadong section 19 sa law nga ipa-shutdown ang isa ka website, pag di alliance of murag gobyerno murag mabalaka gid mi kay murag ang freedom of expression murag ginailang ginasugpo sa inyuha kinong libel murag number 1 sa inyong gigabalakan gid. Okay, we are entitled to our own thought, our own opinion, o video na mo ginagamit niya sa internet. And then, problema sa nalilig, Vic, di ba, nilig lang ang vlogger ang panari at risk na hindi nga balao, di ba, pati ang may social media, Twitter, Facebook, basically, tanan, active online, pwede sila maitipigo ni hindi lighter. In particular, Vic, ang Facebook o mga Twitter users, din harap kami pahungaw o bantao. Ngayon ba tao hindi nila express nila in verbal, so online na nila gina-express ang ilang mga thoughts. So medyo kabalakad yun kung nakay-study about sa ibang tao or sa establishment. And tungkol dahil, Vic, unsa ba ang plano ka rin sa CBO vloggers? Okay, so far, mag-meeting ni Anay, among tanawang kung unsa mong mahimwani, review na mo. O ang among lamang request sa government is to review the law. Particularly nasa libel kay dako bitay ang internet, dako pa ang sakop, wala sa libel po tanda. In general, nakaayo ang ilang pan sa libel. So, I believe it's best nga ilang i-set ang murag line kung asa ang para libel o asa ang para freedom of speech. Pero murag, with that law, we are murag supuhi kayo siya sa Freedom of Information Bill na gina-push sa government. And Vic, sa ang CEO blogger ba, do na ba may own na set na guidelines or how do you regulate yourself sa pag-blogging? Separate your authority ba? Or ang blogger, ang CEO bloggers mismo, nanay di iba mga set na guidelines for the members? Nami set of guidelines, pero more on organizational lang siya. Pag abot na sa post, we're entitled to post what we think and what we feel. So, we really go for freedom of expression. So, wala, own conviction na sa mga blogger kung yes. Saan niya mag-post if he or she thinks na libelous na siya. So, sila na ang mag-design niya na. Oo, murag, kung pag-abot sa October, murag, kailangan din na murag, magbantay din sa mga pang-tuan sa online. It's more on responsible writing and responsible publishing online. So, yes. Vic, ang reaction ninyo sa anti-cyber crime law, majority ng kwan kayo, negative kayo, pero kung saan po yung nakita nato na mura na kamaayawanin for bloggers? Okay, there are two sides good sa law. There's the good side and there's the bad side. The good side is, ang mga crime about fraud, mga identity theft, kana theft, din ha nasumpuon. So the bad guys, they're out. So, makulbaan nagin sa laani. Pero in terms of libel, kung mukonect mo mo sa ane, let's go to the bad side. Mukonect mo mo siya into freedom of expression. So, medyo din ha, hindi ka kabalaka. Was there an incident ba sa CEO bloggers na kamong na-sanction mo or na-issue mo bigal sa ibang post? Wala ka noon, pero individually, naami ka ng mga example reklamo sa particular establishment regarding customer service. So, kana, amo na kinapublish online. And I've also experienced that in the past where I wrote something about a particular establishment. They contacted me because they wanted to say sorry. So it's another way
to actually empower citizens para ikuha di publish online reklamo para din ang hitabo. So the next thing, pagbalik ako a few months of establishment, naka very good customer service, VIP. Wala wala pa rin sa Cagayan de Oro, ginatatay lang nila ang customer ng mga kwarta, ang uban. Pero there are a few establishments yun na ginavalue nila ang customer service. So, in totality, the experience of the customer. So right now, di ba, na-impact na ang inyong pag-plug. Big reaction niyo sa, di ba, event senator sa the unique of Batters. Kaya, siguro ko comment ako. Okay, wait, unsegmentahin na ako sa atong mga kaugalan sa video vloggers, especially sa public na active sa social media. Unse reminders na ito, sa message na ito, especially karoon nga doon na kayo anti-carbon kind law. Okay, sa tanan mga televiewers, sa tanan social media users sa Facebook o sa Twitter, mas mahimo yun na before ta mo post or mo publish online, basahon nato utro o tanaw nato yung sa epekto ani sa mga ubang tao or sa tibok na society. Okay, nagsalamat Mr. Vic Mayon Madriaga, ang president sa CEO Vloggers, ng mga pamilya ipagkamit ng Eco Bank sa mga mall sa Cagayan de Oro na nakalikawas sa Bagyong Sendong ang ikimo kanilin. Kung sa atan ka na, sa amin sa panin.